guys. Time check, it's currently 8:45. And dito na kami sa Gabriel Sanctuary. I mean, almost. Grabe guys. Meron palang pa-hiking dito bago ka makarating sa mismong location. Ayun, kaya super hingal na hingal kami. We're finally here at Gabriel Sanctuary. Kararating lang namin finally after yung 5 minutes na hiking na ginawa namin earlier. So sobrang nakakapagod yun, especially if you're someone na hindi sanay sa mga hiking, ganun. So kahit saglit lang yun, sobrang nakakapagod as in. So by the way, we are just waiting kay Ate Leti. Si Ate Leti yung contact namin dito. So inaayos niya lang yung in-avail namin accommodation, which is yung Family Kubo. Dapat yung Couple Kubo yung i-avail namin. Wait, pakita ko sa inyo yung itsura ng Couple Kubo. So guys, ayun yung itsura ng Couple Kubo. As you can see, maliit lang siya. Good for 2 persons lang talaga. Ayan. Unfortunately, it's fully booked. So, wala na kaming na-avail na ganyan. Kaya, yung in-avail na lang naman is yung Family Kubo, which is papakita ko sa inyo later. So, since it's Family Kubo, good for 4 to 6 persons yun. So, sobrang laki nung in-avail namin. Pero sabi naman nila, pwede namin i-avail yun kahit dalawa lang kami. Siguro papakita ko na lang dito kung how much yung mga accommodations nila. So, ayun. Inaayos lang ngayon yung in-accommodate namin and hihintay lang namin na tawagin kami. Ayun guys, okay na daw. So, puntahan na natin yung Family Kubo. Picture ng Family Kubo naman guys. Ayan. Ang laki niya, diba? Kasi nga, pang 4 to 6 persons to. Pero sa amin dalaw ni Boyfi, saktong-sakto lang siya sa amin. Ay, picture niya sa labas. Ito pala yung labas ng kubo namin. Ayun yung makikita niyo paglabas niyo. Tapos may hagdan dito. Ayan. Para makaakit kayo. Ayan. Picture niya. So, may maliit na table lang dito. Tapos, eto, tambayan. Ayan. Kung gusto nyo mag-relax, relax and chill dito sa labas ng kubo, ayan. Guys, meron din ditong tambayan sa baba ng kubo, ayan. Aside dun sa pinakita ko sa inyo kanina dito sa part na to. Ayan, meron din ditong lamesa tsaka upuan. Ayan, perfect for family din talaga. Kaya ayun, since dalawa lang kami ni Boyfi, ayan. Ang dami namin pwedeng pagtambayan. Pwede dito, pwede dun sa taas, ayan. Yeah, ayan, super sulit talaga tong in-avail namin. Okay, so time check, it's currently mga nasa 10 a.m. na and we're inside na our Family Kubo. So ito yung kubo na in-avail namin and later on mag-mini room tour tayo. Room tour? Ayan, pakita ko lang sa inyo yung itsura nung in-avail namin kubo. So, right now, ako lang mag-isa dito sa kubo kasi yung boyfriend ko, nagluto siya ng mee goreng as our breakfast kasi hindi pa kami nagbe-breakfast ngayon. So, balak namin kumain muna. Tapos, after kumain, ayun, start na kami dun sa mga activities na pwedeng gawin dito sa sanctuary. And, sorry kung hindi ako natingin sa camera kasi hindi ako sanay dito. First time kong mag-vlog gamit yung cellphone ng boyfriend ko. Hindi ko dala yung iPad ko na pinag-vlog ko pag mga sit-down videos like this. So, sorry naman. So, before anything else, gusto ko muna i-share sa inyo yung mga ginrosery namin yesterday. Nabanggit ko sa inyo na nag-mega mall kami para bumili ng mga stuff na need namin bilhin dito sa staycation namin. So, ayun. Pakita ko sa inyo yung mga foods or mga snacks na dala namin ngayon. So, first, ayan, bumili kami ng tiki. Ayan, barbecue flavor. Ayan. And then, ayun, nabanggit ko na nagluto siya ng mee goreng. So, tatlong mee goreng yung binili niya. Favorite kasi namin to, as in, ito yung go-to food namin kapag wala kami maisip na kainan. So, nagmi-mee goreng na lang kami. So, ito. Ayan.
bigot, mi goreng, pancit canton, and right now, dala yung niluluto niya. So, next, we got Swiss Miss Chocolate lang. Ayan, yung dark chocolate flavor yung pinili namin. Kasi sabi dito, ayan, tomorrow morning, mga 4 a.m., mawi-witness namin yung sea of clouds. So, parang alam niyo, ang sarap lang sa feeling kapag na-witness niyo yung sea of clouds, tapos mayroon kayong cup of chocolate on the side. So, ayan, super, feeling ko super lamig dito sa umaga. Kaya, ayan, magtitimpla kami tomorrow ni Boyfie namin, Swiss Miss na chocolate. Ayan. And mamayang gabi, magbo-bonfire kasi kami. And I'm super duper excited. Kaya, ayun, nag-decide kami na mag-barbecue later. And of course, kung may barbecue, may marshmallow. Ayan. Kaya, we decided na bumili ng isang pack ng marshmallow para magawa kami ng parang s'mores, ganun. So, ayun. And last but not the least, ito, super duper excited ako dito. Feeling ko kakain ko na to after ko mag-vlog. Di ko nahihintayin yung mi goreng namin. So, nakita namin to sa grocery sa Mega Mall. Ito yung Sunday Bites. Ayan. Ang pinili naman is matcha cookies, tsaka isang dark chocolate. Kasi favorite flavor ng boyfriend ko yung dark chocolate. Ako, matcha. So, etong Sunday Bites, ito yung mga bite size na tip ng cone. Kung familiar kayo dun sa Cornetto, diba? Usually yung mga Cornetto ice cream, meron yung sa tip, may chocolate na feeling sa pinaka-tip niya. So, nakita namin to, may mga bite size na tip lang yung snack niya mismo. So, ayun, na-curious kami dito and sabi ko parang sarap. Kaya, pinili namin yung matcha for me, tsaka dark chocolate sa kanya. So, ayan, parang gusto ko na tong kainan ngayon. Anyway, ayun, yun lang naman yung mga snacks namin kasi overnight lang naman kami kaya medyo konti lang yun na pamili namin. And right now, ayun, nakalagay na dito yung mga stuff namin dito sa aming mini kubo, ayan. And actually, pwede na siya for 2 persons. Hindi naman siya pala super laki kasi ang sabi dito, itong family kubo na to is 4 to 6 packs. Pero yung pagkakita namin ng boyfriend ko, parang carry na lang din kahit dalawa lang kayo. Hindi naman kayo aalog-alog. Parang sakto lang sa aming dalawa. And may dalawang family kubo pala sila. Ito in-avail naman is family kubo 2, wherein merong kayong electricity. Ayan, may electric fan, ilaw, and all. Pero yung family kubo 1 daw is wala. Yung kubo lang itself and yung higaan, pero wala kayong electricity. So, syempre, doon na kami sa may electricity. Pero, ayun, 2,250 lang na gastos namin dito. Ayan, i-flash ko na lang yung mga accommodations namin dito somewhere here sa screen para may guide kayo if ever you're interested. So, ayun, super goods na kami dito as in. Yun nga lang, guys. If you're someone na into SOCMED, ayan, hindi kayo makapag-browse kasi walang wifi and walang signal. Sabi nila smart lang daw gumagana rito, pero pag-check namin, wala. Globe smart, walang kahit ano. Kaya talagang, ito yung perfect place for solitude, for pang-relaxing, pag-social media detox, yung gusto nyo lang ng nature sa paligid nyo and malayo sa city, ganyan. This is a perfect place. Kaya, ayun. Anyway, ang dami ko ng chika sa inyo. So, bigyan ko na kayo ng mini room tour ng family kubo namin. So, again, this is family kubo 2. May electricity na nakasama. And yung family kubo 1, yun yung wala. So, ayan. Pakita ko na sa inyo yung itsura. So, ito yung isang side ng kubo. Ayan siya. Tapos, ito na yung bedroom area. Bedroom area. So, may pa-white curtains lang dyan. Ayan. Pero may pinto din dito, guys. Ayan. Pero yun nga, wala lang lock to. So, ginawa namin kanina ng boyfriend ko. Niligyan lang namin ng bag para sumara siya. So, tada! Ayan! Ito yung itsura ng bedroom area ng kubo na to. So, sorry sa mga kalat kasi ayan, nilagay na namin yung mga gamit namin dyan. Tapos, ito yung snacks kanina, yung hinol ko sa inyo. Ayan yung itsura ng bed. Ayan. Tapos, ito, may electric fan. Ito yung sinasabi ko kanina na ito yung kasama sa accommodation ng family kubo 2 na may electric fan kayo. Tapos, ay may mini table lang dyan. Tapos, meron silang Bible dito. And then, ito yung cute na part. Ito, oh, parang
province life talaga. Kasi, ayun o. May bintana tapos. Ayun o. Diba? Ang relaxing lang, guys. Ayan. Para lang kayo nasa probinsya. Ayun. Ayun, yun lang naman yung mini room tour ko sa aming family kubo. So, diba, as you can see, parang super goods na sa amin to. And, sakto lang sa amin. So, anyway, andito na yung Migo rin. Ayan. Tada! Ayan, naluto na siya. And, ang problem lang pala dito, guys, is wala silang tubig. Meron silang cookingware, merong utensils na pwede nyong paggamitan if gusto nyong magluto. And if kakain kayo, meron din kayo mahihiraman na utensils. But wala silang water. Kaya, ayun. Pumunta muna si Boyfie sa malapit na tindahan dito para bumili ng water namin. I'm not mistaken, may fee kapag gagamit kayo ng gas stove nila or magluluto kayo. Parang 150 per gamit yung sa gas stove. I-double check ko lang din mamaya para ma-flash ko dito if ever tatanungin nyo kung paano magluluto, ganyan, if meron kayo mga foods na dala. So, ayun, while waiting kay Bobby, balikan ko na lang kayo later pag start na kami kumain. Ayun, guys, kararating lang ng boyfriend ko. Super pagod siya. Kasi, ayun, nag-hike uli siya papunta dito. Kasi nga, mataas na area tong sanctuary na to. So, ayun. Ayo. Wag na mag-aglanta. Ito pa gumigo rin. Ba, paabot mo ano? Sunday bites? Yung ano? Matcha? Umpisa na kaga. Gusto kong talaga kainin yun eh. Sa akin. Isa lang dun eh, mga paper, ay paper, plastic. Perfect. Mamaya try namin yung ano. Dark chocolate. Sobrang init ngayon, guys. Hindi pa namin dama yung lamig. Kasi parang based sa mga nakikita kong post, sobrang lamig daw dito sa area na to. Pero as of now, sobrang tirik ng araw. As you can see, and may pa-shades pa tayo dyan. Ayan. And can we just appreciate the view? Pakita ko sa inyo, share ko sa inyo. Ayan lang naman, guys, ang makikita nyo. Super overlooking. Ayan o, ang ganda. Pero yun nga lang, sobrang tirik ng araw ngayong oras na to. Ito pala, guys, yung mga couple kubo. Ayan. Ito yung itsura nila closely. Ayan. Tapos, meron pa kayong mga pwedeng tambayan dito sa labas. Ayan. Tapos, ayun. Kanina nag-picture kami dyan ni Bobby. Heart shape yan. Wait, pakita ko sa inyo. Super cute. Dalawa ata yung ganito nila dito. Ayan, yung isa nandun sa taas. Tapos, ayan, pag bumaba kayo, may makikita rin kayong isang ganito. So, nag-picture kami dyan kanina ni Bobby. Ayan. Ito ko sa inyo yung next namin na gagawin, which is yung sa bathtub. So, ayan, medyo maliit lang. Pero, saglit lang naman kami dito ni Bobby. Ayan, for picture purposes lang. Siya para chill-chill lang, ganun. So, ayan. Ayun, yung next namin gagawin. Tapos, siguro maya-maya, siguro mga after lunch, or siguro mga hapon, punta naman kami dito sa waterfalls na malapit dito sa area. Ayun, yung next namin na gagawin. Pero mamaya hapon pa. Ayun, kaya looking forward kami na mag-bathtub na kasi sobrang init, tapos waterfalls mamaya. So, I'll see you later. Check, it's currently 4 p.m. Or magpo-4 na ata. And nagpahinga lang kami ng konti after namin mag-bathtub. So, right now, papunta kami ng waterfalls. So, yun yung last agenda. Eh, hindi. Hindi naman last agenda kasi magbo-bonfire pa kami mamaya. Second to the last agenda for today sa day 1 natin dito sa Gabriel Sanctuary. So, pagpupunta ka ng waterfalls dito, guys, meron ding contact or
tour guide, kailangan yung mag seek ng assistance or help dun sa tour guide dito. And I think 10 pesos lang ata yung fee pag magpapa-tour guide kayo papuntang waterfalls. So, yun yung hahanapin natin. Si Ning daw, yun yung name ng tour guide dito papuntang waterfalls. So, let's go! Itsura nung daanan dito. Kanina, ito yung inakyat namin. Kaya sobrang nakakapagod. Ayun, oh. Ayun. Sobrang taas niyan. Super rough road siya. And advisable talaga na mag-rubber shoes kayo pag pupunta kayo dito. Okay, so kasama na namin yung tour guide. Ayun si ate. Ayan. So, ayun. May fee nga yung pag-tour sa amin. For 10 pesos per head. Tapos, another fee pag nandun na sa mismong waterfall. So, 300 daw. Ayan. So, sabi ni ate, 10 minutes walk daw from here papuntang waterfalls. So, ayun. Walkathon ulit tayo, guys. Dito kami nagbayad ng 10 pesos per head bago kami makapasok dito. Ito na ito yung pinakagate ng waterfalls. Ayan. Di ba? Ang ganda. Super green na green. Grabe dito, guys. Hiking. Hiking pala. Bago kayo mag-enjoy sa waterfalls, mapapagod muna kayo ng sobra. Grabe guys, ang hirap talaga pag hindi naka-sleepers ng maayos or kaya rubber shoes. Oh my God. Grabe. Joe, okay-okay na yung situation namin ngayon. Wala na yung mga akyatan. Dire-diretso na dito yung daanan namin kasi malapit na ata kami sa waterfalls. So, ayun. And may nakikita naman akong iba dito na tourist din. So, at least di kami nag-iisa kasi parang napaka-secluded ng area. Talagang parang alam niyo literal na forest, ganun. Ayun, meron kami nakita dito yung swimming pool pero parang abandoned na siya. Wala siyang laman. Tapos yung waterfalls nandun, kita na namin. Bonfire time and meron kami dito marshmallows tsaka barbecue pero may problema kami kasi sobrang i-clean stick namin, so ayan, hindi namin alam kung paano siya lulutuin dito sa bonfire, so ayun. Ay, mas lang ako nakapasok ah. Ayun guys, hininaan na naman yung apoy. Kasi sobrang lakas kanina. Yan na lang ginawa namin. Kasi may tong kami dito na nahiram. Kasi talagang di namin alam kung paano lulutuin itong barbecue. Yeah. Improvise na lang talaga. Good morning everyone. Time check, it's currently mga past 6 na and it's the next day. Ito na yung day 2 namin dito sa Gabriel Sanctuary. And we attempted na magising kaninang 4 a.m. Nag-alarm kami ng boyfriend ko to witness the sea of clouds daw.
na nag-a-appear every 4 a.m. Pero ayun, wala kami nakita. Ewan ko kung hindi talaga siya ngayon nalabas or talagang may designated na araw para sa Sea of Clouds. I don't know. Pero wala. Wala kaming nakitang Sea of Clouds kaninang 4 a.m. Too bad kasi yun pa naman yung agenda namin for today. Kasi wala na kaming gagawing ibang activity ngayong araw na to. Aside sa Sea of Clouds. But, ayun. Wala kaming na-witness. But, it's okay. Siguro mag-chill na lang kami for the rest of the day. Nagpapainit lang ng tubig si Bobby. Kasi, yun. Magtitimpla kami ng hot chocolate. Kasi, medyo malamig ngayon. Ako, hindi ako super duper nilalamig. So, sobrang lamig na lamig siya. Pero, yung temperature dito parang tolerable naman. Hindi yung sobrang nakakanginig yung lamig. So, ayun. Mag-breakfast na lang muna kami. And, ang na-witness pala naman kanina is yung sunrise. Kasi, ayun. Nagising kami ulit ng 6 a.m. Pag, nung nakita namin na walang Sea of Clouds nung 4, natulog uli kami. Tapos, ayun, gumising kami ng 6 to witness the sunrise. Ayun. So, okay-okay na rin. Kasi, sobrang ganda ng view dito, guys. As in, ang ganda ng view. Kitang-kita mo na talaga yung mga bundok, yung mga puno kapag umaga. So, super relaxing. Okay, so, breakfast time. And for today's breakfast, pancit canton ulit. Ayan. Pero ano to, Lucky Me naman na, diba? Mi goreng kahapon. So, pancit canton, Lucky Me naman ngayon. Wala, ito lang kasi yung madaling lutuin. And bumili pala si Bobby kanina ng pandesal para partner niya tong canton namin. Plus, 2 bottles of water ulit kasi sobrang lakas namin sa tubig. Naka-4 na kaming bote dito. So, ayun lang. Ito na yung last meal namin ngayong day 2 kasi check out namin 9 a.m. So, breakfast na lang yung meal namin dito. Tapos maya-maya mag-out na kami. So, let's see. Ayun guys, try kong lagyan ng marshmallow yung sismis ko kasi may natira pa kami kagabi. Di naman namin naubos lahat kasi nga, ang hassle nung ginawa namin bonfire kagabi kasi ang lilit ng stick namin. So, konti lang yung nakain namin barbecue. Parang 2 pieces lang tayo. Tama. So, ayun. Marami pa kami marshmallow dito. Ay, hot and spicy to, no? Sweet and spicy balu. Sweet and spicy. Ah. Ang pandesal. Nung hindi na pala mapainit over. Yun, mayroon pang dark chocolate ito. Time lapse salad. Hot and spicy. Ay, sweet and spicy pero hindi ganun kaanghang. Wala, walang dating sa akin. Ay, may masarap. Pero yung spiciness niya, wala. Walang-wala sa migoreng. Baka bulgak yan. Baka bulgak yan. Time check. It's currently, naayos na ba? 11:14 a.m. And na-extend yung check-out namin. Diba sabi ko kanina, 9 a.m. kami mag-out. Pero sabi ni Ate Letty, yung contact namin dito, pwede kami ma-extend until 12 kasi wala namang nagpa-reserve. So, ayun. Nagpe-prep up lang kami and I'm just doing my skincare. Hindi ako nakapag-skincare kagabi kasi nga, ayun, bulagta na kaming dalawa. Sa, tag dito, sa waterfalls, tsaka sa hiking namin. Dun kami napagod sa hiking actually. Sa waterfall, super nag-enjoy kami. Pero dun sa hiking, Diyos ko, parang meron akong near-death experience dun kahapon. Di ko na kaya na-chika kasi nga, ayun, pagod na kami dalawa. Tapos, yung parang last na vlog ko yesterday, yung nagbo-bonfire kami. Yun. So, sorry naman, di ko kayo na-update. Pero yun, yun yung happenings yesterday. Super enjoy sa waterfalls. Ayun, meron naman ako mga clips na pinakita. And then, yung hiking, ayun, napakita ko rin sa inyo yung struggle namin. Pagpunta dun, tas yung pagpabalik, hindi na ako nakapag-vlog talaga kasi parang sobrang delikado kapag hindi ka nag-focus sa pagbaba. As in,
alam niyo yung tipong parang maling tapak nyo lang, or kapag hindi kayo attentive sa dinadaanan nyo, pwede kayong madulas, and may possibility na malaglag kayo. Eh, mataas siyang lugar, kasi waterfalls nga, diba? So, umakyat kami talaga ng bundok. Parang bundok ang inakyat natin, diba? Ayun, so, super delikado. Anyway, gagamitin ko na tong Lux Organics na Aloe Vera Soothing Gel. Ito yung binili ko sa Watsons, kasi nga, hindi ko trip dalhin yung malaki kong ganito. So, same lang naman din to, guys, pero ito yung parang travel friendly kasi nakalagay na siya dito. So ayun. So ayun, buti na lang safe naman kaming nakauwi. Ayun, pero muntik na talaga akong malaglag kasi alam niyo yung gaano siya kadelikado, to the point na meron pa kaming lubid na ginamit para lang makababa. Actually, ginamit namin siya papunta papanik, tapos ginamit din namin siya pababa. So, ganun siya kadelikado, guys. Kailangan ng lubid. So, imagine niyo kung gano'n siya kataas and kadelikado. Kasi kailangan talaga ng lubid. Kasi wala talagang masyadong matatapakan. As in, kakapain nyo lang talaga yung mga pwede nyong matapakan na bato. Ayun, pero sobrang dangerous talaga siya. Kaya, ayun, hindi na ako nakapag-vlog masyado after yung hike na. Ayun, so, if ever you're interested na pumunta dito, etong Gabriel Sanctuary is sa Antipolo lang. If malapit lang kayo sa vicinity or sa area, ayun, pwede lang kayong mag-jeep. Alam ko, jeep lang naman ata yung pwedeng sakyan. Or, pwede nyo sakyan kapag malapit lang kayo sa area. Pag taga-kainta lang kayo, ganun, pasi, ganyan. Pero kami kasi, kaya hindi ko na-vlog yung pagpunta namin dito is because nakamotor kami. Sorry naman kung ngayon lang ako nakakapag-catch up. Kasi nga, parang after nung mga ganap kahapon, nag-chill-chill na lang kami. Guys, so time check at 12 noon na. So, it's time to check out. And I'll be ending the vlog na. So, super thank you for watching this travel vlog. This is our first travel na out of town. And as I've mentioned, super special sa akin tong travel na to kasi it's my birthday today and ayun, super saya ko lang talaga kasi nakapag-unwind, nakapag-relax, nakapag-chill dito sa sobrang gandang scenery na to. So, see you in my next one! Bye!